Welcome mga Lodi. Ngayon i-unbox natin ang Pulse Repair Battery Charger. Ito ay 12 volts, 8 ampere. Paggamitan ng 24 nya, 4 ampere lang siya. Gagamitin natin ang repair mode. Tingnan natin kung marirepair natin ang ating battery na galing sa sasakyan. Meron siyang manual. Kung gusto nyo basahin, basahin nyo. Ito ang ating battery. Ayan, lumobo na. So, ito, dedo na to. Tignan lang natin kung kaya niyang i-revive. Ayan, naka-DC tayo. So, positive sa positive at negative. Ang reading na lang is 2.33 volts. Dead na to. Hindi pala maintenance free to. Okay. May tubig naman. Ayun mga Lodi. Nag-power na. At ilagay natin yung negative sa negative. Ayan. Ilagay naman natin si positive. Ayan. Positive, negative. At pindutin natin ang mode. 8GM mode, motorcycle mode, repair. So tingnan natin guys kung marirepair niya ang battery. Ayan, blinking si repair. Ito na siya mga Lodi, after 12 hours. Actually, dapat 24 hours ito ayon sa manual. Ngunit, i-check na natin. Ito ang kanyang ampere. Tested to guys. Nag-charge siya. Lagay naman natin sa DC volts at i-check natin ang kanyang voltahe. Take note, nung i-charge natin to, 2 point something lang ang kanyang voltahe. Samantala ito ay 12 volts. So, patayin na natin ang unit at kunan natin siya ng DC volts. Kaya isulit lang natin na kanyang terminal clip positive at clip naman sa negative. Eto, kunan natin siya ng DC volts. At ang result ay ang ating battery na 2.3 something na lamang ay nagkaroon ng 13.40. So hopefully hindi ito magbabawas hanggang bukas. Ngunit kung ito ay nag-discharge, ibig sabihin palitin na nga ang ating battery. Dahil sa side nito is may sign na bloated na siya. So magandang gamitin to guys. Sa halagang wala pang 1,000 is makapag-charge na tayo ng car battery. Kung bago ka sa akin channel, paki-follow po ako guys. Pag-click na lang pag-subscribe at pag-click ng notification bell.